Nakangiting nagkamayan sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo nang magkita sa Sorsogon. Sa kanyang mensahe, binigang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa sa panahon ngayon. May report si Jonathan Andal. Bongbong Marcos, Leni Robredo, Cheese Escudero naglaban-laban sa pagka-vice presidente noong eleksyon 2016 kung saan si Robredo ang nagwagi. At sa presidential elections noong 2022, magkatunggali ulit sina Marcos at Robredo kung saan nanalo naman si Marcos. Kanina sa inaugurasyon ng Sorsogon Sports Center, muling nagtagpo ang landas ng tatlo. Sina Pangulong Marcos at dating Vice President Leni Robredo nagkamayan at nagngitian. Ang nag-imbita kay Robredo na salubungin ng Pangulo sa pagtitipon ang tubong Sorsogon na si Senate President Cheese Escudero. Para kay Escudero, naging maiksiman ng muling pagtatagpo ni na Robredo at Marcos, symbolic naman ito. So kaming tatlo actually may kasaysayan. Symbolic yon dahil sa sports arena kami nagkasama-sama, an odd trio, di ba? Sa karera ng politika, alalahanin natin yung pagiging sportsman, yung pagtanggap ng maluwag kung sino ang magwawagi mananalo ng medalya man o sa kasong ito sa halalan. Sumalubong din sa Pangulo si dating Senador Bam Aquino na naging campaign manager ni Robredo noong eleksyon 2022 at pamangkin ng pinatay na si dating Senador Ninoy Aquino na naging katunggali sa politika ng ama ng Pangulo. Tingin ko rito unang hakbang tungo sa ika nga paghilom ng kung anumang sugat. Lalalahanin ninyo, anumang debate o pagkakaiba namin ng pananaw ay political, hindi personal. Ayon pa kay Escudero, magsasama dapat sina Marcos at Robredo sa entablado para panoorin ang isang dance performance. Pero kinailangan ng umalis ni Robredo para sa kanyang appointment sa Naga na 3 oras daw ang layo sa Sorsogon. In fact, inintay lamang talaga niya na dumating si Pangulong Marcos bago siya tuluyan tumulak pabalik ng Naga. Wala naman siyang eroplano o chopper, so watch siya lang. Sa talumpati naman ni Pangulong Marcos, binigyan diin niya ang kahalagahan ng unity o pagkakaisa. Pagkakaisa ang hangad ko para sa isang mas mabisa at epektibong pamamahala. Maaring may pagkakaiba tayo sa paniniwala at sa opinyon, ngunit alam ko na tayo ay pinagbubuklod ng iisang hangarin na may angat ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Tumanggi si Robredo ng subukan naming makapanayam tungkol sa pagkikita nila ng Pangulo. Pero ayon sa kanyang tagapagsalita, bibigay galang lang na she was there for the event and tumating ang presidente, siyempre sasalubungin niya. Si VP Leni naman has been very very clear na anumang healing, anumang reconciliation, kailangan nakatungtong yan sa hustisya at sa prinsipyo. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.